Ipinrotesta ng iba't ibang grupo ang pagbasura sa murder charges laban sa 17 pulis na sangkot sa pagpatay sa labor leader na si Manny Asuncion. Isa si Asuncion sa 9 na napatay sa magkakahiwalay na operasyon ng mga otoridad noong March 2021 na binansagang Bloody Sunday. Nakatutok si Salima Refran. Sumugod sa Department of Justice sa Maynila ang iba't ibang grupo para kondenahin ang pagbasura ng panel of prosecutors sa reklamo sa pagpatay sa labor leader na si Manny Asuncion. Nitong Lunes, ibinasura ng DOJ panel of prosecutors ang reklamong murder laban sa 17 pulis Rizal at Laguna na naghain ng search warrant kay Asuncion sa Dasmariñas, Cavite noong 2021 kung saan siya nasawi. Nabigo namang complainant at ebidensya na patunayang may nangyaring krimen at kilalanin ang mga may gawa nito. Kulang raw kasi ang inihaing ebidensya. Nagbigay na ng mga testimonya na matitibay para mag-lead into maparusahan yung dapat marusahan. And then kami pa yung ibiblame pa sa amin na kami may pagkukulang. Yung pamilya pa yung ibiblame na pagkukulang. Isa si Asuncion sa 9 na aktivistang namatay sa sabay-sabay na service of search warrant noong March 2021 dahil sa paglabag umano ng Comprehensive Firearms and Ammunitions Act. Kinilala ang araw na ito na Bloody Sunday. Sa utos ni Noy Justice Secretary Menardo Guevara sa pamamagitan ng AO 35, binuo ang isang special investigation team ng mga prosecutor para imbestigahan ang nangyari. Ang AO 35 ay administrative order na nilagdaan ni Pangulong Noynoy Aquino para imbestigahan ang mga political killing o pagkamatay ng mga taong may kilalang advokasya o political causes. Disappointing because the special investigation team is also actually was commissioned by the DOJ. Sila ang bumuo nun. At supposedly, it was their task. It is their task na buuin yung ebidensya. Si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, sinabing hindi pa nagtatapos rito ang kaso. Huwag rin daw sanang ipoliticize ang nangyari. They're picking up a political line here, which I hope that they will not used to pressure the prosecutors into prosecuting a weak case. We need good cases to file. Hindi naman pwedeng file tayo na file ng kaso. Hindi mo naman kayang manalo. Nasa protesta kanina ang misis ni Asuncion na kasama ni Kamani ng pasukin ng kanilang bahay ng mga pulis. Nakiusap siyang huwag siyang kunan ng video dahil sa pangamba sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Maghahain ang motion for reconsideration ng pamilya para iapila ang resolusyon. Ibinalik naman sa NBI ang reklamo para sa dagdag na case build-up. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.